welcome back, or should I say, I'm gonna welcome me back. Dito tayo sa Queen E. On my day off, lakad-lakad, sindi. Sorry, matagal ako hindi nakapag-upload mga chong eh. Tangina, alam mo ba nangyari sa akin, tol? Well, 2-3 weeks ago, nabangga ako ng kotse, pare. Habang pauwi ako galing work. Kasalanan ng driver eh. Ni-run over niya yung stoplight. Tangina, kabobohan niya kasi. Muntik ko pa nga upaakan, chong eh. Hindi naman ako nag-grabe tol eh, pero butang ina yung puwet ko parang sakit. Ako buwisat eh. Bumagsak ako sa puwet ko, saka sa may bandang likod. Recover. Yeah man, pero alam ko before, dito kasi sa Canada, may mga insurance yung mga nagda-drive, di ba? So before, pag nabangga ka na hindi mo kasalanan, madami kang pera makukuha eh. Siguro mga 20k plus yung lawyer's fee. So mga roughly mga 12,000 dollars makukuha mo. Ngayon, since binago na nila, hindi na tulad ng dati na malaki-laki makukuha mo. Ngayon, parang fixed na siya sa 5k eh. Kaya sabi ko, maling taon yata ako nabangga. Hindi, joke lang. Pero buti lang tal, nagpapasalamat nga ako sa Diyos pare na, you know, di ako na grabe, wala akong bali. As in, may konting bruising lang eh. Wala nga akong sugat, wala akong gas-gas pare. Scooter ko, ayos naman. Pinaayos ko na siya. Di naman siya na total wreck eh. Para nag-crack lang yung backside niya kasi doon talaga tumama yung kotse, yung bumper ng gagong yun. Sorry nang sorry yung lalaki. Ako, tartado ka kasi, di ka marunong tumingin eh, di ba? Pa nagdadrive ko dapat chong puta, always look ahead man, wag yung puta kung saan saan lumilingan para dapat focus ka sa magdrive eh, di yung lumilipad yung utak mo tangina eh. Doon ka talaga makakabangga ng tao tol eh, pag absent-minded ka. Dapat talaga tol, maingat ka mag-drive kasi putang ina, ano yun eh, nagiging deadly weapon yung kotse, di ba? Habisit. Nakakatakot tol eh. Pero alam mo, it is what it is. Buti hindi tayo na grabe. At least ayos pa rin yung motor ko, na gagamit ko pa rin. You know, sa work papunta dito. Pare, anong latest sa Pilipinas? Meron palang ano dyan na, di ba? Yung nagbarilan yung Pdea saka Pnp pare. Putang na love trip yun, tol. Parang, ganun ba? Bakit? Parang wala ba silang mga coordination sa mga... Kung ganun kasi yung Pdea, pag mag-ooperate ka sa mga city, di ba dapat nakipag-coordinate kayo sa mga local police doon? Di ba usually ganun yun eh? Pero parang labo eh. Paano yung video yan? Ng nakuha dun sa washroom ba ng McDonald's yun or sa backroom nila na may mga SWAT na dumating tapos ang angas magsalita, di ba? Ikaw, huwag kang gagalaw, taas mo kamay mo. Ano ba talaga? Huwag kang gagalaw o taas mo yung kamay mo? Pare, grabe. Kabobohan to the max, pare. Pero ano ba talaga? Ano ba sa tingin niyo may mga... Sino bang palpak doon? Sino ba may mga tinatago? Bakit sila nagkaputukan? Walang malinaw na explanation, pare. Hindi mo alam kung sino yung una. Sino yung... Bakit sila nagbarilan? Bakit... Siguro may na-discover yung taga-Pdea, di ba? Na dapat hindi nila malaman. I don't know, man. Ang alam ko, kulang sa training lahat ng tao dyan, pare. Yung mga Pdea, police. Sama-sama kayo, chong. Pare-pareho kayo kulang sa training. Ayusin yung mga trabaho nyo, pare. Di ba? Ayusin nyo. Bukin ang ina.
Ganun ba kabobo yung training sa atin, tol? Kahit sino na lang yata, pwedeng maging pulis dun eh. I'm glad na nakagagawa ulit tayo ng video. Anyway, ito lang, nandito na lang. Thank you for subscribing sa channel ko. And yeah, man. Ingat kayo. Like I said, ingat lagi sa COVID-19!